Hello, magandang araw. Tayo ngayon ay magre-review ng Pioneer AVH315BT. So ito ay isang 6.8 2DIN touchscreen. Ito ngayon ay nakabit sa aking Nissan Almera 2017 automatic model. So tara, tingnan natin ano ang capabilities ng head unit na ito. Okay, ito ang itsura ng Pioneer AVH315BT. So 6.0, sabi ko nga 6.8 inch touchscreen siya. So tara, buksan natin. So may radio siya. Pwede ang DVD. Pwede yung CD kung nagsi-CD pa kayo, pero hindi na rin ako nagsi-CD. USB, iPad, Bluetooth, auxiliary. Ito kung lalagyan nyo ng rear camera. So tara natin. Titingnan natin ito, pinaka menu nya. May radio. Tingnan natin muna ang radio. Hindi na ako masyado magtatagal sa radio. So basic lang naman. Mag-scan. Ganun ang radio. Maganda ang sound quality niya kahit radio lang. So, subukan na natin ang ibang features niya. Tara, subukan naman natin ngayon ang Bluetooth capabilities niya. So, titingnan natin. Pindutin natin ang menu, then ang Bluetooth audio. So, ngayon ito ay nakonect ang aking cellphone. So, pwede ka magpatugtog ng Spotify. So ngayon ito ay nakonekta sa aking Spotify. So may A2DP siya. Pwede mong dito nakokontrolin. Nakikita yung title, ang artist. Pwede kang magplay next, previous. So ngayon ang setting naman ng Bluetooth ay nandito. So pwede na natin yung settings. May kita dito, mayroong Bluetooth icon. Titingnan natin. May connection. Yan ang phone ko. So ngayon dito ko sinusubukan or dito ko pinipindot ang next para lumipat sa ibang music instead na sa phone. Tingnan natin kung titigil dahil naka Spotify free lang ako ngayon. Dapat bawal. Ayan. Kasi 6-6 na beses lang sa isang oras pagka free ang Spotify. So, ayan. So, ayan ang Bluetooth. So, malinaw tumunog. So, ayan ang Bluetooth. Tingnan naman natin ngayon ang auxiliary features niya. So, ang auxiliary ko ay nakakabit sa TV Plus. So, pindutin na aux. So, ngayon, ayan, GMA. So, dahil ang TV Plus, primary channel ko ngayon ay GMA. So, ang TV Plus ko nakakabit sa ilalim ng dashboard ko. Ayan. So, may separate na remote ang TV Plus. Hindi ka pwede sa mismong head unit maglilipat ng channel. So, tandaan nyo yun. So, ayan. So, pag dito, talagang touch lang. More on audio lang ang kukontrolin nyo dito. Pero kung maglilipat kayo ng channel, gagamitin nyo ang remote ng TV Plus. So, ayun. Iyan ang capabilities ng aux ng 315BT. Ngayon naman ay subukan natin ang USB capabilities. So, tara, tingnan natin ang USB. So, sa menu, pipindutin nyo ang USB. So,
So ang USB ay pwede magplay na MP3 ng video, MPEG videos, pero low quality lang. And iPad, it supports iPad. So yung MP3 cable niya ay nasa glove box ko. So tignan natin. Ayun. So ito ay yung mga music video ko. So hindi siya ganun kalinaw dahil yun lang ang kayang support ng head unit na to. So ayan, kaya natin ang music. Hindi ako masyado nag-play ng MP3 dito dahil more on Spotify ang gamit ko. Pero ito, para may pandemo tayo, kaya konti lang yung MP3 ko dito. Kung more on sound quality kayo, mas malinaw ang USB kesa sa Bluetooth. Stock speakers lang ang gamit ko pero maganda ang output ng Pioneer. So silip tayo. Di pa tayo from music to video. So nakita nyo, pwede rin pala ang photo. Pero ito naman nag-view ng photo dito sa phone na. So subukan natin ang isang 720p na movie. So makikita natin, hindi pwede yan. Unplayable file. So pindutin na stop. Pili na lang tayo ng yung maliit lang ang file. Naman natin ang different settings ng head unit na to. So pipindutin natin itong cog na icon. So simulan natin dito. System, aux input, naka on dahil may TV Plus ako. Camera settings, kung may back cam ka. Beep tone, dimmer settings, picture adjustment. So iba, naka default na sa akin. So ito, theme. So may pwede kang pumili ng dalawang background. So palitan natin. Yun. Karoon ng parang waves. So pili tayo ulit. So yun yung background. Dalawa lang naman yung background. Try natin illumination. Ayan. So pwedeng ang background ay mag-iba. So pwedeng blue, green, orange, red at blue. Orange ang default ko, yun ang preferred ko dahil orange ang backlight ng dashboard ng Almera. So, yan, sabahan natin ng blue. Illumination. So, ito, itong keys na to, itong umiilaw. Yan, pwede gawing blue. Red, orange, green, white. Pwedeng customized. Pwede rin random. So, nag-iiba-iba siyang kulay. Yan, nakikita nyo. Kung gusto nyo parang iba-iba lang kulay, trip nyo lang. So ito, equalizer, super bass, powerful, natural, vocal, flat, custom. Hindi ko ginagamit custom, pero nung sa sound setup pa ako, kailangan nagko-customize ka rin. So mas okay yun, mas natitimpla mo na maayos ang tunog. Pero ngayon naka-powerful lang ako, stock speakers lang gamit ko. Tapos ito, DVD setup. Hindi naman, never pa ako nakapanood ng DVD dito. Wala rin akong bala ng DVD. Bluetooth. So ayan, may connection. Dito may setup yung phone mo. So ipe-pair mo dito. Auto-connect kung gusto mo pag naka-on yung Bluetooth ng phone mo. Pag naka-on ito, automatic sila magko-connect. So ngayon naka-off. Ayoko rin kasing
Total, hindi rin man ako lagi naka-on ng Bluetooth. So, ayan. Tapos, yung call, ayan. Kung nakakonek ang Bluetooth. So, yung phone book, pwede kang sumagot dito ng tawag. Ayan. Pwede kang tumawag galing dito. So, yung... So, magtataka kayo, asan ang mic? So, ang microphone niya ay nandito. May separate microphone siya. Ayan ang microphone niya. So, ayan. So, yun ang mga mahalagang settings. So, ayan. So, sulit naman na head unit ang Pioneer AVH315BT. Maganda tumunog, kompleto capabilities, features, at alam mong Pioneer. So, ayan. Salamat.